So, tuloy-tuloy na ang karma dito sa mga kalaban ng bayan. Grabe, hindi nyo kinaya ang mga nangyayari ngayon. Dahil sa unang headline, di ba? Sa una, okay? Ano ba title natin? Kinarma na koma ang kasabwat ni Liza Smuggs. Okay, so kinarma na nga. Kung natatandaan ninyo, yung ating mga report last year na mga kasabwat ni Lisa Ahas Araneta sa mga bribery and of course dito sa technical guys na sinasabi ni Attorney Glenn Chong. Di ba naalala ninyo yung expose ni Attorney Glenn na nakipag-meeting si Liza Tanas sa Smartmatic before election? At ang binanggit ni Liza, guys, I need two technical guys, but not you. Referring to Attorney Glenn Chong because they hated you so much. Diba? So, isa dun sa technical guys, ito yung nakoma kinarma. Alright? Si Pervert o Hubert Guevara. So, ito yung sinabi ko sa inyo na nag-PPDA, you know, nag-public display of karivug. Diyan sa Malacanang. Siya din yung kasama sa expose ko na Jamoy, ano, Jaktol. Na kailangan ng baktidol. At siya din yung sinabi ko sa inyo na na-report sa atin ang ating putingas na kasabwat ni Bersamin doon sa mga pagtatanggap nila ng pera na bribe sa mga posesyon na binibigay sa mga kasabwat din ni Lisa. Hati-hati sila. And now, talagang napakabilis ng karma. Hanggang ngayon, si Lisa Tanas ay nagpapahilom pa ng kanyang bukol, ng kanyang tinahi, okay? Yung kanyang tahi at ginombag, nagjombagan sila ni Kuting at ngayon nasundan itong pag-jogsak ni Pervert Guevara. You know what? Sa totoo lang, tayo mga Pilipino, mababait naman talaga tayo. Ako mabait naman ako eh. Kaya lang, kapag demonyo na talaga, hindi mo magdemonyo at nagnanakaw sa kaba ng bayan at lalong nagpaparusa sa inyo araw-araw, hindi nyo maialis sa ating mga isipan o bugso ng damdamin na somehow matuwa kapag sila ay tumutumba isa-isa. Hindi ba nakakatuwa na, you know, sa kabila ng pagnanakaw sa pera ng bayan, hindi sila nakontento? Di ba? Tapos, sinisingil nga sila ng karma. Itong si Guevara, siya po ay dating Senior Deputy Executive Secretary sa Office of Bersamin. Yan, alam yung mga ano natin, mga pasabog. Then, noong February 29, ay naging, tinanggal siya, inilipat siya actually sa Security and Exchange Commission as what? Commissioner, di ba? Ng komisyon. Ngayon, that was February 29. So, the other day, ay nagpapasarap siya ng buhay, naglalaro siya ng ang tawag dito, ng football. Okay? So habang naglalaro siya ng football, jumogsak na koma hanggang ngayon ayon sa ating source, 'di ba? At nagdumaan siya sa proseso ng angioplasty. So yung kanyang pusong itim ay pinaparusahan ng what? Pinaparusahan ng demonyo. Ganun lang 'yon.